Hello po mga katambay, si Kamanong po muli, nagbabalik po para po magkomento sa inyo mga katambay dito po sa ating tambayan, makabayan, komento ni Kamanong. Ito po mga katambay, isa pong nakakalungkot na naman para sa ating bansa. Sa nangyayari po sa ating kahirapan ng ating bansa, talagang napakahirap po, lalo po ang napakalaki inflation na walang trabaho sa ating bansa at ang nagmamahalang produkto. Lalo ang pagkain, napakamahal, di po ba? Lahat na po ay napakamahal. At yung din po sana na makakatulong daw po, sabi ng ating administrasyon, yung mga, you know, yung mga travel po ng Pangulo ng 2 taon na inaasahan pong magmamumuhunan po sana di umano sa ating bansa para po makaahon at maiangat ang ating ekonomiya. Pero sa kabila po noon, mga katambay, meron po tayong isang katambay na vlogger na nagre-research po sa nangyayari sa ating ekonomiya at mga nagninegosyo o mamumuhunan sa ating bansa. Natuklasan po ng ating makabayan vlogger na si Robin Sweet Showbiz ang talagang isang napakalaking you know, mag-iimbest po sana sa kabila po na alam po natin mga nakaraan, di po ba? Bumibiyahe ang madalas ang Pangulo sa Amerika at para makahingkayat. Isa pong malaking you know, investor po sana ang nawala at nilayasan po tayo mga tambay. At nagpunta po sa ating kapitbahay na bansa ang sa Malaysia. Ito pong big company na Google mga tambay. Pakinggan po natin ang komento ng ating katambay na vlogger na makabayan at komentuhan po natin mga tambay. Tila nga nilayasan na ng mga investors itong si BBM dahil ang kanilang pakikipagpulong o pakikipag-meeting sa mga Google executives sa US ay tila hindi nila nakuha ang investment. Kaya ba tamang pa-picture na lamang sa mga Google executives? Sad to say, ibinigay ng Google ang 2 billion pesos investment sa Malaysia. Google plans to invest $2 billion in Malaysia, developing its first data center and a Google Cloud Hub in the latest big foray by a US tech giant in the Southeast Asian country. The news follows Microsoft's recent announcement that it would put $2.2 billion over the next 4 years into building Malaysia's new cloud and artificial intelligence infrastructure. Prime Minister Anwar Ibrahim hailed Google's investment as a sign of faith in Malaysia's governance and economy. Anwar said Thursday that the investment is expected to add $3.2 billion to the economy and create 26,500 jobs by 2030. Eh, papaano nga naman daw kasi mag-i-invest sa atin ang ibang bansa ay napakamahal ng singil sa kuryente. Tama. So ano palang ibig sabihin ito ng mga photos na ito o mga pagpapicture ni BBM kasama ang mga Google executives? Ibig sabihin, wala pala siyang nakuwang investment. Kaya naman pala naibigay sa Malaysia. Korap kasi ang gobyerno ngayon. Alam nilang walang mapupunta ng investment nila. Natatakot silang mag-risk. Mas mainam ang Malaysia. Hindi sila korap at meron silang hiya. Who will invest in the Philippines? Our country is unstable and run by the corrupt government officials from the president till the lowest position. Paano mag-i-invest sa Pinas? Kaya nga po mga tambay, yan po, nakakalungkot. Dito po sa natuklasan po ng ating kabayan vloggers na, you know, na nakakalungkot po mga tambay. Tama po, may punto po ang ating kababayan na paano po mag-i-invest ang isang giant na kumpanya katulad ng Google na sikat po sa Amerika, mga katambay. Napakalaking kumpanya po yan. Biruin nyo po, ilang billion po, you know, 2 to 3 billion US dollar po sana ang sanay sa Pilipinas. At dahil talaga nga, yan po yung may release na po yan. Nag-release na po di umano ang Malacanang dyan sa sinasabing papasukin tayo ng kumpanya ng Amerika katulad ng Google, di umano, mga katambay. Pero sa kabila nun, hanggang photo ops na lang po, hanggang pa-picture na lang po ang ating administrasyon kasama po ang ating Pangulong Marcos dito po sa kumpanyang Google nung sila po'y nanliligaw at pumunta po sa bansang Amerika at nung sila'y umuwi sa ating bansa, pinagmamalaki po, di po ba, yung sinasabing pledge
na mamumuhunan sa ating bansa na talagang bilyong-bilyong US dollar at magbibigay ng isang damukal na trabaho sa ating bansa. Pero ang nangyari, hindi po sa ating bansa nagpunta, mga tambay. Nagpunta po sa bansang Malaysia at napakarami pong i-create po ng trabaho sa kanilang bansa, sa kanilang mamamayan. Mahigit 20,000 mahigit po at ihigit pa. Hanggang 2030 po ang inaasahan po itong ekonomiya pa nila ay talagang ibabangon na talagang gaganda ang Malaysia dahil papasukin po na isang katulad ng Google company, mga tambay. Tama po. Napakahirap pong pasukin ang ating bansa sa ngayon, mga tambay. Una-una, ang sinasabi po, lalo't ni Kamanong, tayong mga katambay, di ba? Paano ka papasukin? Napakamahal na kuryente sa ating bansa, mga tambay. Ubod ng mahal. Sino papasok dyan? Na ganyan kamahal ang kuryente, papatay-patay pa. Di ba? Napakamahal lahat ng bilihin. May problema pa tayo sa korupsyon, di ba? Kaya ikinatatakot din po ng mga dayuhan yan, lalo ng mamumuhunan. Yung seguridad po ng kanilang pera, baka makakurap lang, di umano. At sandamukal na, korupsyon, red tape, ang nakanagihintay sa kanila. Mga tama, hindi po katulad sa Malaysia, di umano, na talagang less po ang korupsyon, di umano sa kanilang bansa, in kumpara mo sa Pilipinas. At isa pa, ano pa ang magiging problema ng mga mamumuhunan sa ating bansa? Ang ating foreign policy, nagkakawindang-windang. Nagkakaproblema tayo sa foreign policy natin, mga tambay. Di ba? Ano isipin ng mga foreigners sa atin? Mga mamumuhunang katulad ng kumpanyang Google, mga tambay, na meron kang problema ngayon sa China na hindi malaman kung tayo ba magkikipagyera dahil kaaway na ang tingin natin. Di ba? Kaaway na ang tingin natin. Hindi nakapayapaan po ang umiiral po sa ating bansa ngayon. Talagang ipinaglalaban na natin ang sinasabing atin na talagang kung tayo papasukin di umano ng China, tayo pinaghahanda na rin ang pamahalaan. Di ba? Pinaghahanda na tayo, mga tamay. Pati po ang civilian ay kinukuha na rin parang kapgu para po mag-train at maghanda kung tayo makikipaglaban di umano sa China. At ganun din po, di ba? May plano rin pong buhayin ang ROTC sa ating bansa para po masanay rin ang ating mga kabataan kung tayo ay maikipagyera di umano sa sinasabing ating mga kaaway, mga tambay. At ganun din, ginawa na rin po nila legal di umano ang mga armas sa atin. Pwede na rin tayo bumili di umano, mga tambay. Napakarami po nangyayari sa ating bansa na talagang kapahamakan di umano ang hahantungin natin pagka tayo hindi nagpigil at talagang sumigi na sumigi sa kagustuhan ng bansa na sila po ang may malaking interest po para magkaroon ng gyera ang bansa natin. At hindi lang bansa natin, ipinupos po ng mga sinasabing bansa na mayroong interest po. Hindi lang ang Pilipinas ang inuudyukan maipagyera sa China. Kasama po ang bansang Taiwan, mga tambay. Ang Taiwan din, talagang namumblema rin po yan. Kaya po ano po ang makita natin? Kahit po anong gawin ng ating Pangulo, biyahe ng biyahe, katulad niya nasa Brunei, pupunta pa ng Singapore, ano po ang aasahan natin na mag-invest sa atin at mamuhunan? Ang sinasabing uuwi lang po dahil may dalang pledge, may dalang pangako ng bansa. Pero ang realidad, ang real talk, hindi pa rin sa atin mamumuhunan sila. Isisecured nila ang kanilang kayamanan, ang kanilang kasalapian, ang kanilang dolyares, hindi nila basta-basta ilalagay sa bansang na nagkakaroon daw di umano na windang-windang at napakalaking korupsyon at napakalaking problema pa sa droga, mga tambay. Dahil napakarami nang lumalabas di umano, di ba? Na kung paano po ang mga korupsyon ay kilalaki, di ba? Ngayon lang po, may lumabas mong issue na galit po si Attorney Harry Roque, di umano. Dahil sa natuklasan po na kanyang bubuit na inilipat po ang pera ng taxpayer, pera po ng member ng PhilHealth, yung mga miyembro na nagbabayad po ng napakataas sa premium, pero kinuha po, inilipat po sa gobyerno po ng ating administrasyon yung 90 billion, di ba? Malaking issue po yun. Isang, ayon kay Attorney Roque, isang corruption po yun. At ito pong pagpunta po rin ni Speaker na Martin Romualdez sa Brunei na galing pa sa Amerika, gumamit po ng private plane o private jet
papunta po rito sa sinasabing Brunei di umano at papunta rin na Singapore na naka-private plane o private jet. Eh, sino po kaya nagbayad din noon, mga tama? Hindi ba na binayaran ni Juan de la Cruz yun ng taxpayer? Questionable pa rin po yun, di ba? At yung napakalaki po na, you know, Maharlika Fund na issue rin po na isang damukan na bilyon-bilyon po ang inilaan po ron. Hindi na rin po natin alam yun kung ano po nangyari. Di po ba? Kaya marami pong mga anomalya na natatabunan na po na nawawala na po ang issue. At ang kasama pa mga smuggler dyan, di po ba? At yung mga problema pa po ng sinasabing mga extraordinary, napakalaking travel fund nila, di po ba no? You know? At yung confidential na bilyon-bilyon, eh, paano ka papasukin nga ng isang investor na matitino at talagang ang gusto nila ay kumita? Paano ka nga naman kikita sa bansa na isang bansa daw na corrupt at hindi tama ang pamamalakad ng gobyerno? Halos lahat daw po ng ahensya ngayon, di umano, eh, gumagawa ng korupsyon, di umano, sabi nila. At lalo po, sabi ni Attorney Harry Roque, na talagang lahat halos ng sangay ng gobyerno, di umano, ay may korupsyon po na nagiging involved po dito po sa sinasabi ni Attorney Harry Roque din at marami pa po na nagsasabi, pati po mga batikang mga professor analyst po na nagsasabi, kahit po ang mga dating naging secretary po ng administrasyon natin ngayon, sila Attorney Trixie Cruz Angeles, you know, marami rin nasasabi, sila Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Glenn Chong, at ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte, napakarami rin yan pong hamon dito po sa administrasyon na to na sinasabing pinaka-worst at rotten konstitusyon ng dalawang sanghay ng gobyerno, ang Kamara at ang Senado. Tapos ito pa, sumabay na naman ito, mga tama. Ito ang pinakamalaking dagok. Kung ito po ay totoo, ito pong natuklasan ang ating kabayan, ang makabayang vlogger po natin, eh talagang napakalaking dagok po ito sa kabila ng gumagastos po tayo sa travel, sa taon-taon, dalawang taon na biyahe ng Pangulo. Tapos yung inaasahan natin na sinasabing magbibigay ng, you know, ng ekonomiyang napakalaki sa ating bansa at trabaho sa mga Pilipino na daan-daan libo, you know, libo-libong trabaho. Tapos, ang makikinabang lang, ibang bansa, tayo, ang ating Pangulo, ang sinasabing nag-uubos ng pondo o pera, kakabiyahe, pero sa bandang huli, ibang bansa pa lang makikinabang, hindi pa lang Pilipinas ang papasukin nila. You know, sa kabila ng tayo sinasabing maka-Amerika, talagang sinasabing hinihimod natin ngayon ang Amerika, tayo sinasabing mahal na mahal natin, panatiko tayo ng Amerika, pero sa kabila nun, hindi naman tayo pinapasok ng malaking, you know, malaking negosyo na galing sa Amerika, katulad ng Google, mga katambay. Sa Amerika po yan. Yung sinasabing kaalyado tayo, talagang sinasabing mahal na mahal tayo ni Uncle Sam, hanggang sa gyera ipagtatanggol tayo, pero pagdating sa negosyo ng mga Amerikano, hindi tayo mahal, mga katambay. Sa ibang bansa, dinala yung kanilang bilyon, yung kanilang bilyon-bilyon dolyar, you know, na sinasabing sa atin na sana. Dahil yan, eh, may release na po ang pamahalaan di umano dyan na maraming mamumuhunan katulad ng Google sa ating bansa di umano. Eh, nakalaan na sana sa atin yan. Pero, nasa Malaysia, mga tambay. Kayo po, mga tambay, ano po masasabi nyo sa mga ganitong naglalabas ang balita sa kabila ng you know, panay pa ang biyahe ng ating Pangulo na talagang hindi basta-bastang pera ang inuubos sa biyahe ng isang Pangulo, lalo kung napakaraming kasama at kasama pa ang speaker ng Kamara na talagang gastos pa rin ng taong bayan yan, mga tambay. Pero ganito lang po ang aasahan natin. Yung sinasabi magbibigay ng ekonomiya at trabaho sa atin, ibang bansa pala may kinabang. Ano po ang komento nyo, mga katambay? Komentuhan nyo po itong ating issue. Tama po ba? At may katotohanan po ba nangyayaring ito? Na yung ating mga nililigawang bansa na mayayaman eh nawawalang saysay dahil ito po nakita po natin Amerikang mahal na mahal natin ng Amerika di umano pero tinabla tayo pagdating sa negosyo dahil nga sa sinasabi ng mga makabayang vlogger natin at ng mga nagsusuri
hindi tayo papasukin nila dahil napakalaki ng problema ng ating bansa. Korupsyon daw at yung napakamahal na kuryente at ng lahat, halos lahat, nagmamahalan. Sama na natin ang pangarap na bigas, mga katambay. Muli po si Katambay Mano po, nag-iiwan po mga katambay na tis-tis lang po. May pag-asa pang muli makabangon pa ang ating bayan, ang ating bansa. Paalam, bye-bye, ingatan nawa.